Magandang araw o gabi sa iyo, Sir DM. Ako nga pala si Andy. Minsan kong narinig ang kwento ninyo noong kami ay nasa pampublikong bus. Pauwi na sana kami noon sa probinsya. Naka-plug and play po ito sa kanilang TV screen, kasama ng iba pang mga mahuhusay na narrators dito sa YouTube. Agad ko po talagang itinanong sa konduktor ng bus kung ano ang pangalan ng narrator na ito. Marami siyang sinabi na narrators at isa na nga po kayo ron. By the way, nice lang kitang i-congrats sa iyong mga tagumpay. Deserve nyo po yan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa aking itay, na kung tutuusin ay hindi ko naman talaga masyadong nakasama sa aking paglaki. Kung ano ang ibig kong sabihin, lumaki ako sa puter ng aking ina, ngunit hindi po sila hiwalay. Sadyang hindi lang talaga nanatili sa amin ang itay at mas pinili nitong manirahan sa bundok. Doon daw po kasi siya nasanay. Malaki ang agwat ng edad ni na mama at ng itay. Yun po ang tawag ko sa kanila, mama at itay. Halos 20 taon ang agwat nila, kaya makikita mo sa aking ama na kulubot na ang balat nito, habang ang mama naman ay medyo makinis pa. Sabi ng mama sa amin noon, noong araw daw na nanliligaw si itay sa kanya, napakaraming mga nagtataka noong si itay ang kanyang napili. Sa dami ng kanyang mga manliligaw, ang iniisip pang araw ng iba noon ay baka ginayuma lamang si mama. Ngunit alam ni mama sa kanyang sarili na hindi siya ginayuma ni itay. Nagustuhan daw niya kasi ito sa pagiging magalang at marespeto sa babae. Yun daw talaga ang pinaka nagustuhan ng mama. Mula noon nga na kinasal silang dalawa, wala man lamang kasamang magulang o kaanak ang itay. Siya lang po talaga ang naroon sa simbahan. Sabi kasi ng mama na wala raw talaga itong kaanak. Sa tuwing itinatanong ko naman kung nasaan ang mga lolo at lola ko sa kanya o dun sa side ni itay, hindi naman nila kami sinasagot o binibigyan ng tugon. Kaya naman hinayaan na lang namin yun ni Andrew, yung isa ko pang kapatid. Halos 3 beses lang siguro sa loob ng 1 taon kung bumaba si itay mula sa bundok na yon, na hindi naman kalayuan dun sa amin. Hindi ko rin alam kung ano ba talaga ang ginagawa niya ron, hanggang sa nakapag-aral na po ako at dito ko na nalaman ang mga bagay-bagay patungkol kay itay. High school ako noon. Nagkaroon kami ng mga Boy Scout at Girl Scout noon, kung saan sa bundok kami magtatayo ng mga tent at doon maninirahan sa loob ng 1 linggo. Walang mga gadget at kung ano-anong mga dala. Tanging pagluluto mula sa kahoy at mga prutas ang aming kinakain. Swerte na kung makakahuli kayo ng ibon para may maiihaw kayo. Doon na nga ako naliwanagan nang may isa sa mga kasamahan ko sa tent ang nagsalita at inaaya kami na magtungo raw sa pinakamahusay na albularyo na kakilala niya o yung kilala niya. Malapit lang daw ito sa aming kinaroroonan kasi kapag daw may sinasapian o may kinukulam sa kanilang lugar, doon daw sila tumatakbo upang magpagamot. Nang banggitin nga niya ang pangalan ng sinasabi niyang manggagamot, bigla akong kinutuban ng baka, ito ang itay. Alam ko kasi sa bundok nakatira yon, at yung ngalan niya na nabanggit ng kasamahan ko ay parehong pareho. Kaya kahit wala akong balak na sumama sa kanila, napasama talaga ako nang wala sa oras dahil doon. Nasa 5 kami noon na nagsabing sasama sa kanya, bali 6 po kami. Nag-usap-usap kaming lahat na matapos lang namin ang gawain sa aming tent at makakain ng tanghalian, ay magtutungo na kami roon sa sinasabi niyang manggagamot. Nang matapos nga kami sa aming mga gawain, agad na rin kaming nagtungo sa lugar na kanyang sinasabi.
Siya nga pala si Chad, kasama kong boy scout noong mga panahong yon. Ayon na rin sa kanya, noong isang taon lamang daw ay nagtungo sila ng kanyang mga magulang sa bahay ng manggagamot na yon upang idulog ang kanyang nararamdaman. At doon na nga nila napagtanto na siya ay kinukulam ng kaaway ng kanyang pamilya. Tahimik naman akong nakikinig sa mga kwento niya tungkol rito. At sa totoo lang din, natutuwa ako na makakarating ako sa kinaroroonan ng aking itay. Hindi man lamang niya kasi kami isinasama sa kanyang tahanan sa hindi naming malamang dahilan. Nang makarating nga kami doon, bumungad sa amin ang isa't tilang malaking kubo na gawa naman sa nipa. Masasabi mong malaki ito at malawak na mayroon pang bakod. May mga tanim na gulay at kung ano-anong prutas. Masasabi mong maayos ang pamumuhay doon at sagana talaga sa makakain. Nang matapos ako sa pagmamasid, tumawag na si Chad sa ngalan ng itay. Bahagya pa akong kinabahan nung mga sandaling bumukas ang pinto. Tama nga yung hinala ko. Si itay ang naroon. Nang lumabas nga ang itay, agad na bumati ng magandang araw si Chad sa kanya. Ngunit hindi tumugon ang itay at bumaling ang tingin nito sa akin. Andy, anak, anong ginagawa niyo rito? Pagbungad na tanong nito. Hindi naman ako nakatugon sa kanya noong mga sandaling yon dahil nagtitinginan sa akin ang lima ko pang mga kasamahan, lalo na si Chad na nagsama sa amin doon. Hindi sila makapaniwala na itay ko ang kanyang ikinukwento sa amin kanina. Hindi naman ako nagbitaw pa ng salita at medyo nahiya pa ako ng kaunti sa kanila. Hindi dahil sa kinakahiya ko ang itay, kundi dahil hindi ko sinabi sa kanila na ang totoo kanina. Pero syempre naman kasi, wala naman ako talagang kasiguraduhan na si itay talaga ang binabanggit niya. Nang mangyari nga yon, agad na pumasok ang itay sa loob ng kanyang tahanan at saka kami sinabihan na pumasok na rin. Dali-dali naman kaming sumunod sa kanya at nang makapasok na nga ako sa loob ng kubo na yon, nakita kong napakaayos ng mga gamit. Ngunit hindi ko lang maintindihan ang mga naroon sa loob ng kanyang tahanan. Alam kong mga kagamitan ito sa panggagamot. Ngunit wala talaga akong ideya maski isa sa mga nakikita ko. Kaya nilakasan ko na lamang ang loob ko na magtanong sa itay. Ah, itay, kailan po kayo uuwi sa bahay? Paunang tanong ko sa kanya bago ko itanong ang tunay na pakay ko. Yun na nga ay ang malaman kung ano ang kanyang ginagawa sa ganitong lugar. Ah, anak, baka sa susunod na linggo ay makauwi ako. Pasensya na kayo dahil maraming trabaho ang itay nyo rito. Tugon naman nito na sinundan na rin kaagad ng katanungan. At tulad po ng ano, wala po kasi kayong nababanggit sa amin ni Andrew tungkol sa inyong gawain dito. Hindi naman tumugon ang itay sa aking tanong at isinawalang bahala na lamang yon saka na kami ipinagtimpla ng kape. Noong matikman ko ngayon, hindi ako makapaniwala na mayroon palang ganoong klase ng kape. Gawa lamang ito sa sinunog na bigas. Pasensya na po kayo, Sir DM. Ngunit ito talaga ang unang beses na nakatikim o nalaman na maaari palang gawing kape yung bigas. Siguro ay napaka-ignorante ko sa mga ganon. Ngunit natuwa lang talaga ako. At mula nga nun ay laging paborito ko na ito, yung kaping gawa sa bigas. Sa tuwing dadalaw si itay sa bahay, palagi na siyang may dala-dala nito. Nalaman niya kasing naging paborito ko ngayon. Balik po tayo sa kwento noong mga sandaling naroon kami sa tahanan ng itay. Habang nagkukwentuhan kaming anim sa loob ng kubo,
Biglang tumayo ang itay na parabang may naramdaman siyang kakaiba sa paligid. Nasabi ko naman yun dahil sa nakita ko siyang biglang napatigil at pinakikiramdaman niya ang buong paligid. Hanggang sa hindi na nakontento ang itay at sumilip na rin ito sa bintana. Ngunit nang sundan ko siya at sumilip din sa bintanang yon, wala naman akong nakitang kakaiba. Ngunit ang itay ay tila ba mapapansin mo sa kanyang muka na para bang may hindi magandang mangyayari. Nagbitaw lang ang itay ng mga salita noong matapos niyang sumilip sa bintana. Mga iho, anak, maaari na kayong bumalik sa inyong kampo. Baka hinahanap na kayo ron. Wika ng itay na alam ko sa aking sarili na mayroon itong kakaibang nalaman. Pero hindi pa po namin nauubos yung kape. Pagsingit naman ni Chad. Hindi na kailangan. Basta, umalis na kayo. Baka masundan pa kayo. Matalinhagang tugon naman ang itay sa amin. Nang sabihin niya ngayon, nagkayayaan na kaming lahat at makikita mo sa mga mukha ng mga kasama ko ang kanilang kaba. Ramdam na ramdam kasi nila ang binitawan na salita ng itay. Hindi na ako nagpaliwanag pa sa kanila tungkol rito dahil maging ako ay nagtataka kung ano ba yung sinasabi niyang baka masundan daw kami. Nang naglalakad na nga kami sa parteng kakahuyan, habang nag-uusap-usap kami tungkol sa naging salita ng itay, biglang napahinto si Chad, yung kasamahan namin na nagdala sa amin doon. Oh, Chad, may problema ba? Tanong ko dito na sinundan naman ng mga katanungan ng mga iba pang kasamahan ko. Nakikita niyo ba yung matanda na yun? Tugon nito na bigla namang tumuro sa itaas ng puno na hindi ko maalala kung anong klase ba ng puno yon. Nang tumingala nga kami, wala naman kaming nakitang kakaiba ron. Kaya sinabihan na lang namin si Chad na baka napapagod lang ito at kung ano-ano na ang nakikita. Ngunit sa totoo lang, lahat kami ay nakaramdam ng takot ng mga oras na yon. Nang makabalik na nga kami sa aming kampo, yun pong base namin na may tent, napansin kong naging tahimik si Chad. Malayo na sa pagkakakilala ko sa kanya na maingay at masayahing tao. Agad ko itong kinausap noon kung bakit parang naging tahimik siya. Pagkalapit na pagkalapit ko sa kanya, biglang nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan nang humarap siya sa akin at nakita kong iba ang kanyang itsura. Naging parang matanda si Chad. Nangangalumata pa at napansin kong parang naging mahaba yata yung buhok niya. Mabilis kong kinurap ang aking mga mata upang malaman kung namamalik mata lang ba ako. Nang magawa ko ngayon, bigla nang bumalik sa dati at umayos na ang itsura ni Chad. Oh, Andy, bakit parang nagulat ka? Tanong ni Chad sa akin. Wala. Tanging tugon ko na may halo pa rin pagtataka noong mga oras na yon. Agad namang tumayo si Chad at pumasok sa loob ng aming tent. Nanuoy siya lamang ang naroon sa loob nito. Wala naman akong naisip na maaaring mangyari sa loob ng tent, kaya naging panatag ako. Ngunit ilang sandali lang ang makalipas, biglang humiyaw si Chad. Nagulat kaming lahat na naroon sa tabi ng tent, maging ang mga kasama naming guro namin sa eskwela na naroon at nag-uusap lamang sa tabi-tabi. Napabalikwas kaming lahat sa aming kinaroroonan at mabilis na nagtungo sa loob ng tent kung saan naroon si Chad. Ako ang unang nakapasok dahil ako ang pinakamalapit sa tent na yon. Ngunit nang makapasok na ako sa loob,
Nagtaka ako dahil si Chad ay maayos naman na nakahiga sa kanyang tulugan. Nakita niya pang pumasok ako at maging ang lahat ng aming mga kasama. Nagtataka ang itsura niya kung ano yung ginagawa namin. Hanggang sa nagtanong na kaming lahat sa kanya kung bakit siya humiyaw ng sobrang lakas. Ngunit si Chad ay tila ba nagtataka sa amin sapagkat hindi naman daw siya humihiyaw. Nakahiga lang daw siya doon dahil pagod daw ang kanyang katawan. Bigla akong kinlabutang muli nang sabihin niya yon. Nakakasiguro kaming lahat na siya ang sumigaw sa loob. Ngunit hindi rin naman mawaglit sa aking isipan na baka pinagtitripan lamang kami ni Chad. Kaya bumalik na lamang kami sa aming mga gawain at hinayaan na lamang ang pangyayaring yon. Lumipas ang mga oras hanggang sa matapos nga kaming maghapunan. Sama-sama na kaming nagsipwesto sa kanya-kanya naming higaan. Si Chad ay nasa gawing kanan ko, nakatabi ng isa naming kasamahan, bago ako. Kaya tanaw na tanaw ko siya noon. Nang makatulog na nga kami, naalimpungatan ako ng madaling araw. Nakarinig kasi ako na para bang may nag-uusap sa labas ng aming tent. Ngunit nagtaka naman ako kung sino yung nag-uusap doon ng ganoong oras. Nang inilibot ko nga ang aking paningin, napansin kong si Chad lang ang wala roon. Lahat ng mga kasama namin ay naroon sa kani-kanilang mga higaan. Agad naman akong tumingin sa aking relo upang alamin kung anong oras na ba yon. Nakita kong alas dos pa lamang ng madaling araw, kaya lubusan talaga akong nagtataka kung ano ang ginagawa ni Chad sa labas ng tent. Agad kong tinungo ang nagsisilbing pintuan, papasok at palabas sa tent na yon, at hinawi ko ito upang makita ang nasa labas. Napansin kong medyo maliwanag ng mga sandaling yon dahil sa sinag ng buwan. Ngunit hindi ko matanaw si Chad sa aking kinaroroonan, kaya kinailangan ko pa talagang lumabas ng aming tent. Nang makalabas na nga ako, nakita kong mag-isa lang si Chad doon at wala namang ibang kasama. Kaya takan-taka talaga akong kung sino yung kaninang kausap niya. Nakatayo lang si Chad at nakatingala sa buwan. Tatawagin ko sana siya. Ngunit bigla na naman akong nakaramdam ng hilakbot, lalo na nang biglang umikot ang ulo ni Chad. Tanging ulo lang talaga niya ang umikot sa kanya, at yung itsura niya ay ang itsura ng nakita ko kaninang kanyang mukha. Yung akala kong namaligmata lang ako. Hindi ako makasigaw ng mga sandaling yon, lalo na't unti-unting lumalapit ang nilalang na ito sa akin. Hindi ko masabing si Chad yon dahil sa iba ang itsura nito. Ngunit siguradong sa kanya ang pang-ibaba at ang damit nito. Nang maya-maya pa, bago makalapit si Chad sa akin, biglang may lumitaw sa aking harapan ang isang lalaki na may hawak-hawak na mga bagay. Kung anong mga bagay yon, hindi ko po nakita ng maayos. Pero sa pagkakaalala ko, parang isang maliit na martilyo na may kasamang mga hibla-hibla na hindi ko mawari. Ngunit ang malinaw sa akin, katindig niya si Itay. Nakatalikod kasi ito sa akin, kaya hindi ko masabi kung siya ba talaga iyon. Nang lumitaw nga siya ron, nakita kong natakot yung nilalang at tumakbo ito palayo sa amin. Hinabol naman ito ng lalaking yon at saka nang maabutan niya, agad niya itong itinihaya sa lupa at saka may ginawa siya ron. Kung ano ang kanyang ginawa, hindi ko po talaga nakita. Mabilis ang naging pangyayari. Pasensya na po kayo kung hindi masyadong detalyado ang mga kwento ko. Ngunit nang makarating na ako sa kanila, nakita kong mukha na naman ni Chad ang nakahiga at si Itay na nga yung lalaking yon. Agad naman akong nagtanong kung ano ang nangyayari.
at dito ko na nga nalaman na sinasaniban daw si Chad ng isang mangkukulam na kanyang ikinulong noon. Hindi naman niya nabanggit sa akin kung ano ang ibig sabihin noon. Sa salita niya na ikinulong niya yung mangkukulam. Baka may nakakaalam po riyan sa ating mga listeners o kahit ikaw Sir DM. Baka po pwedeng i-comment nyo yan sa ibaba nang malaman ko. Nang mangyari nga po yun, nakita kong nag-orasyon ang itay at saka kinuha yung parang maliit na martilyo. Parang ipinupukpok niya po ito sa noo ni Chad. Tapos yung nagwawalang kasamahan kong si Chad ay bigla na lamang naging malumanay. Hindi ako makapaniwala noong mga sandaling yon kung ano ba talaga ang nangyayari. Nang matapos nga si Itay, ilang sandali ay may nakita akong isang itim na anino. Animoy anino na lumabas sa katawan ni Chad. Isang anino na hindi ko akalain na totoo pala. Hanggang sa magising na nga si Chad sa pangyayaring yon at maging siya ay hindi makapaniwala sa aming mga sinabi sa kanya. Hindi ko naman naramdaman na naroon pala sa aming likuran ang iba sa mga kasamahan namin. Kasama na ang tatlo naming guro na lalaki. Nakita daw kasi nila yung pangyayari kung paano pinalabas ni Itay ang sumapi kay Chad. Lahat sila ay bilib na bilib sa Itay noon. Kaya ako naman ay napayakap pa sa kanya. Lumipas nga ang ilang mga araw, bumalik na kami sa aming mga tahanan ng matiwasay. Ngunit hanggang makauwi kami ay hindi talaga makapaniwala ang iba sa mga kasamahan namin sa pangyayaring yon. Si Chad naman ay nagpapasalamat naman sa akin dahil sa hindi ko daw siya pinabayaan. Sabi ko naman na wala lang yon at kahit sino naman ay siguradong ganun ang gagawin. At isa pa, ang Itay naman ang tumulong sa kanya upang mapaalis ang itim na anino o yung sumapi kay Chad. Nang makauwi na nga ako sa aming tahanan, bumungad naman sa akin doon ang Itay at dito na niya ipinaliwanag sa akin ang lahat-lahat kung bakit nasaniban si Chad. Noong umpisa pa lamang daw talaga ay kasama na namin iyon sa aming paglalakad patungo sa kanyang kubo roon. At si Chad na daw talaga ang kursonada nito. Dahil siya kasi ang maingay sa lahat. Madaldal talaga kasi yung si Chad. Alam daw niyang mangyayari yon, kaya sinundan daw kami ng Itay ng palihim upang kapag dumating ang oras na aatake na ang mangkukulam, doon na raw siya gagawa ng aksyon katulad na nga lang ng kanyang ginawa ng mga sandaling yon. Sinabi niya rin na halos isang dekada na ang mangkukulam sa kanyang kulungan hanggang sa mabasag daw ito. Hindi naman niya nilinaw sa akin kung ano ba talaga ang pinaglalagyan nun o yung kulungan ng mangkukulam na yon. Lumipas na nga rin po ang mga taon, pumanaw na rin ang Itay at kay Andrew na kapatid ko, dito niya ipinasa ang kanyang mga kaalaman at mayroon din daw siyang taglay na anting-anting na ipinasa kay Andrew. Si Andrew na rin ang pumalit kay Itay sa panggagamot doon sa kanyang tahanan. Paminsan-minsan ay dinadalaw naman siya namin doon ni Mama. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko Sir DM. Maraming salamat po sa inyo. Sana ay marami pa kayong maihayag sa amin na mga kwento. Yon. Grabe. Sa kwentong ito ni Sender, di ko alam pero habang nagre-record ako, kinikilabutan talaga ako ng husto. Yun lang. Kayo, i-comment nyo sa baba yung komento ninyo.